sinigang na pumpano. Alright, mga kamandirigma, ito na ang pampainit na hinintay natin. Tamang-tama ito, lalo ngayong tag-ulan. Pero bago ang lahat, i-take natin itong opportunity na i-shoutout ang ating mga tropa. Si idol kong Master Gomez, Ludi Sergeant Langkawin, idol Master Tenerepe, mga tropang mandasig dyan sa Jisog, lalo si Yatar at Idol Tison, at lahat ng ating mga manonood. So tara, magluto na tayo! Prepare na natin ng mga sangkap na ating kakailanganin. Yung kamatis, sibuyas, luya, sile, ang ating instant pampabango, balanoy or lemongrass, tanglad sa Tagalog. Siyempre, yung dahon ng kangkong. Bale, maglagay na tayo ng tubig sa malinis na lutuan. Tansyahin na lang yung sabaw, yung saktong para sa tropa. Ngayon, ilagay na natin ang mga sangkap sa ating lutuan. Ito ay para sabay-sabay natin silang pakuluan at maghalo-halo na yung mga lasa ng mga sangkap. Dito, pwede na rin natin silang timplahan para bago natin ilagay yung isda ay saktong-sakto na yung lasa ng sabaw. At ngayong sakto na ang lasa, ilagay na natin ang ating isda. Ang sarap talaga ng isdang pumpano. Kakaiba kasi yung texture ng kanyang laman. Bukod kasi sa ito ay malambot, hindi pa ito masyadong matinik. Sulit na sulit kahit may kamahalan ng kanyang presyo. And o ayan, takpan lang natin at hayaan natin kumulo ng isang minuto. This time, i-prepare na natin ang ating pang-asim, yung sampalok mix. Pwede namang i-direkta na ilagay yung powder or lagyan muna ng mainit na tubig bago natin ilagay sa ating niluluto. Ilagay na natin ang ating sampalok mix. Hayaan lang natin siyang kumulo ng isang minuto bago natin ilagay ang ating finale, yung kangkong. Importante na dahan-dahanin natin yung paghalo para hindi madurog yung ating isda. Lahat nga naman kasi ng pabigla-bigla ay minsan masakit, di ba? Ngayong medyo nalata na ang ating gulay, luto na po ang ating pagkain. Ihanda na ang mangkok at humigop na tayo ng sabaw. So ano pang hinintay natin? Kain na tayo!